Sa isa namang barangay sa Hermosa, Bataan, bangka at kuliglig na lang din ang pwedeng dumaan. Hanggang ngayon kasi, baha pa rin sa kanila. At nakatutok doon live, si JP Sorian. JP! Vicky, sa mga oras na ito ay medyo makulimlim at umaambon pa rin ang lagay ng panahon dito sa isang bahagi ng Hermosa sa Bataan. At 24 oras nga nakamonitor ang mga barangay official dito upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente sakaling magpatuloy nga ang malakas na ulan ngayong magdamag. Dalawang araw ng baha sa malaking bahagi ng barangay Almasen sa bayan ng Hermosa sa Bataan. Ang main road sa barangay hindi na madaanan ng maliliit na sasakyan. Delikado na kasi dahil lalo't malakas ang agos ng tubig sa kalsada papuntang Sapa. Sa ilang bahagi ng barangay, lagpas hita ang tubig. Mga kuliglig o tora-tora na nasa ibabaw ng sasakyan ng makina lang ang nakakadaan. Kaya ang ilang residente dito na nakikisakay. Hindi po kasi nakakapasok po kasi yung tricycle dito eh. Ako lang po yung nakakapasok po dito eh. Sumakay rin kami rito para maikot ang lugar. Sa loobang bahagi ng barangay, pinasok na ng baha ang mga bahay. Pati ang paaralang ito, pinasok na ng tubig kahit tinaasan na ang gusali kaya suspendido ang klase. Ang ilang eskinita malakas din ang agos ng baha. Ang sinasakyan nga naming kuligdig, saglit na balahaw. Ayon sa Bataan PDRRMO, ang barangay Almasen lang sa bayan ng Hermosa ang apektado ng baha. Ayon sa mga barangay official, catch basin ang kanilang barangay dahil nga nanggagaling ang tubig doon sa mga bundok sa kalapit na probinsya ng Hermosa. At isa pang problema, katabi mismo ng barangay, ang kanilang ilog dito sa may Almasen. Kaya naman pag malakas ang ulan, mabilis din ang pagtaas ng tubig dito. Ang mga opisyal ng barangay, 24 oras na ang monitoring sa baha. Kapag umabot na kasi ito ng 3 metro, kailangan ng ilikas ang mga residente. Kung sakaling lumaki ng tubig, kukanin po namin sila, iniikot po namin yan. Pero ang pamilya ni Mang Danilo, naghahanda na at iniakyat na ang mga gamit. Inabot daw kasi ng lagpas tao ang baha noong huling habagat. Pagka dumating dilubyo na lumaki tubig, nagpupunta na kami sa kabayanan, nagpupunta na kami sa mataas sa Rugal. Bakit lagpas tao ba mga dito? Oo, lagpas tao. Halos 2 tao pa. Vicky, hindi na rin bago sa barangay na ito ang pagbaha kapag nagpapatuloy nga ang malakas na ulan. Pero dasal pa rin ng mga taga rito ay sana'y huwag na nga magpatuloy ang malakas na ulan. Pero kung anuman ay handa na raw ang mga evacuation centers sa barangay. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.